Seeing is believing. Yes, marami sa inyo na yan ang motto sa buhay. Ganon din sa sasakyan. Yung madalas na pag-ignore natin sa maliliit na issue sa vehicles natin ang nagiging sanhipan ng mas malaking problem and worse, gastos. I'm Bob, your resident blader, and welcome to our newest episode. Hi, Mary! Hi, Bob! May lakad ka? Wala naman. Nagtuturo lang ako sa mga friends natin. Ay, sayang. Sasama sana kita eh. Uy, teka, wait lang! Bilisan na natin to. Okay, first, ang shade ng tint. Ito ang gusto na malaman ng lahat. Ano ba ang tamang combination ng tint? Una, tanungin natin ang ating sarili. Bakit ka ba bumibili ng tint? Sa init ng panahon? Sa forma? Sa uso? O ang basehan mo lang ay ang safety mo? Bakit? Dahil the shade of your tint greatly affects the way you drive. Lalo na sa gabi. So, ito ang suggestion ko. Light shade sa front windshield para hindi affected ang visibility ng driver. Medium shade on the front passenger windows para si driver hindi affected ang visibility sa side mirror. At pwede ka pa mag super black sa back passenger and rear windshield. Tandaan, always consider ang visibility ng driver. Exterior and interior light. If you feel like nagdidim na ang ilaw mo, it's the right time to replace. Huwag mo nang patagalin dahil baka umabot ka pa sa mahabang night drive at maging number one problem mo pa ito. See? That's what I'm talking about. Make sure that your mirrors are properly positioned as well. Sakaling may crack, hindi na masama ang mag-set ng budget for replacement. Ganyan talaga. Kapag nagpakita rin ang wipers ng sign ng cracking or streaks while operating, kailangan mo na rin itong palitan. Tandaan, mahalaga ang wiper lalo na kapag wet season. Dahil ito ang katulong mo sa vision. Imagine driving it in the rain na walang wiper. Not good. Wag na wag i-high beam ang headlights kung hindi naman kailangan. Maintain a proper speed upang hindi ito maging sagabal sa kung sino man ang kasunod mo. At syempre, para mapatagal na rin ang lifespan ng headlights mo. And yeah. If medyo nag-dim na, palitan na. Okay ba ang mga tips ko? Kung meron ka pang gustong i-add sa video na ito, jump into the comment section at pag-usapan natin yan. Don't forget to subscribe and hit that bell icon to stay updated with our new releases. Lagi mong tandaan, maggastos ang pagmamay-ari ng vehicle. Madalas tumataas ang gastos natin kapag nagsunod-sunod na ang mga sira nito. Huwag naman sana. But with proper maintenance and vigilant observation, maiiwasan natin ang pagdami ng mga problems in the future. If you like this video, mas marami pang video sa ating playlist. Check out Blade Auto Center's educational videos on this channel. One new video every day. Like, share, and subscribe now. At para sa iba pang bloody boom na tips and maintenance needs, visit blade.ph. Blade Auto Center. It's Blade, it's better.